napunta ang sahod ko? Saan nga ba napunta? Sobrang nakaka-stress ang pag-manage ng pera dito sa abroad. Magandang araw po sa inyong lahat. My name is Jonas. I'm your RFW advocate. I'm a vlogger, a preacher, and a nurse researcher, and also a book author. I'll be launching my book soon. Please grab a copy. It's Overseas to Overflowing Richness. Before we continue sa mga bago pa sa channel na ito, please subscribe. Click the subscribe button below. And I'll also shout out sa aking mga kaibigan, especially kay Joy, kay Shine ng LA. Kami sinabi namin sa Medical College of Northern Philippines. Hello there sa United Arab Emirates. So ito na po ang tanong natin ngayon. Saan nga ba napunta ang sahod ng isang OFW? Okay, so pag-uusapan namin, just a little bit of background. Few days back, nag-vlog ako ng sahod namin dito sa Oman. And then nakakatuwa kasi ang tingin ng lahat ng tao sobrang yaman na namin dito sa Oman ng mga nurses. Or tingin nila pati ako sobrang yaman ko. Naku, mayaman na ako, wala na ako sa abroad. Matagal na akong umuwi. Kaya pa ako nandito kasi I have bills to pay. Marami pa akong binabayaran, marami pa akong utang. Nangungutang pa rin ako kung kinakailangan. Hindi po ako ganun kayaman. Pero sana yumaman ako. Ikaw, alam ko gustong-gusto mo ding yumaman. Sana yumaman ka na rin. Okay? So just a little bit of background. In my first few years here in the Sultanate of Oman, I messed up a lot. Ang dami kong kapalpakan na negosyong napasok. Ang daming perang nawaldas, nawala dahil hindi ako ganun ka-equipped ng knowledge. But I really believe that failures are our best teacher. Okay? Yung mga failures natin, actually, redirect nila tayo sa mga bagay na gusto natin. So, ganun. Marami akong business na pinasok. Halos lahat yung mga nalugi. May mga nag-scam sa akin. Tinakbo ang pera ko. Ang dami-dami kung ano-ano. Kaya kung iniisip nyo sobrang yaman ko na ngayon, hindi ko alam kung anong ginagawa ko dito sa abroad ngayon. Naglalaro na lang. O kaya, namakamasyal. Of course not. Almost, kahit sinong OFW, walang ibang ginusto kundi makauwi ng Pilipinas and to spend time with their families. Actually, sinasacrifice nga nilang kumita ng malaking sahod. Sinasacrifice nila kapalit sa mapalayo sila sa mga pamilya nila. Kasi kung may choice lang sila, they will go back to the Philippines. Kung may choice lang kami, umuwi na kami. Oy! Pero sa totoo lang, kasi wala kaming choice, sobrang hirap. Kailangan mo ng matinding strategy, matinding discipline, matinding sakripisyo, matinding commitment para makapag-ipon ka. So, yun lang. Ganun ang nangyari. Ang dami-dami kong kapalpakan. Alam ko, marami makaka-relate dito nang dami yung mga pinasok na negosyo. Minsan nag-question ka na, Lord, ano ba, ma-achieve ko ba lahat ng mga plans ko? Kasi parang wala naman ng pinupuntahan. Puro lugi na lang mga negosyo yung napasok. Parang malaki naman yung sahod mo, pero ang dami pa rin utang. Ako, nangungutang pa rin ako pagkailangan talaga. So, sobrang hirap. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi naman tayo naturuan ng Bachelor of Financial Management by OFW. Walang nagturo sa atin. At minsan, yung mga simpleng lecture lang din most of the time, hindi sila masyadong nagmamagnify, hindi masyadong natin naiintindihan. Pero mas naiintindihan natin kung na-experience natin yung mga failures. Mas malalaman mo yung sakit talaga pag once na ikaw nang naki-experience. So, I know a lot of overseas Filipino workers here can relate na nandito pa tayo sa abroad kasi meron pa tayong mga sinesettle na mga financial obligations natin. Siguro may mga project pa tayo nagawa kaya nandito pa tayo. Okay? So, ang tanong ngayon, saan napunta ang sahod ng OFW? Saan napunta? Okay? Yung mga ganun kasi, ang dami sa atin dito na nagugulat na lang, parang 2 days pa lang ubus na. Dalawang araw pa lang ubus na, lumipad na, hindi mo na lang saan napunta ang pera mo. Ilang beses nang nangyari sa akin yan. Ayokong magpanggap na sobrang yaman ko because I am not. I'm still struggling. Kung mayaman na ako, nasa Pinas na ako, pero nasa Oman pa rin ako. So ngayon, ang pag-usapan natin, saan nga ba napunta? Okay, isa-isahin natin. Pinaka-common, number one is investment. So, kahit marami akong mga na-mess up naman kahit papaano, may mga big investment, may mga big project pa rin ako. Investments tulad ng stock market investment, o kaya tulad ng insurance, o kaya tulad ng mga businesses, okay? Yung mga kumuha dyan ng mga food cart, yung mga nagtayo ng mga sari-sari store nila, nagtayo ng piggery, o kaya bumili ng bahay for rent, bumili ng lupa, ginawang farm, lahat ng yon dun unang napupunta. So, pag magdi-divide na sila, yun ang yung uunahin nilang kaltasin mo na yan, yung para sa investment. Number two is bills.
At ang bills namin doble. May bills din kami dito sa abroad, may bills din kami sa Pilipinas. Kaya kahit ganun kalaki ang sahod, nagbabayad kami dito ng bahay, ng kuryente, gumagastos kami ng mga pagkain natin, transpo namin. Tapos sa Pilipinas, iba pa yung gastos ng family namin. So, doon napupunta bills. Medyo hindi ganun kabigat, pero sa totoo lang, yun yung consistent, hindi pwede mawala. Kasi pag hindi kami nagpadala, walang kakain ng pamilya namin, kuryente, pambayad ng kuryente, ng tubig and all, mga iba pang bills. Internet, syempre, kailangan dapat naka-wifi sila. So that's number two. Number three na pinagkaagastusan ay projects. Yung mga liabilities na projects natin. Like for example, maraming OFW ang gustong-gusto magpatayo ng bahay nila. So every salary may sineseparate na sila para dun sa pampatayo ng bahay. May mga bumili din ng sasakyan. So may mga kanya-kanyang project o in-improve ang farm o kayo nirenovate ang bahay. Dun na pupunta yung pera ng OFW. Number four is, ito na nakakatawa, luho. Majority na pupunta sa luho investment na pupunta sa luho. Ano yung mga luho na yan? Yung mga kumakain sa mga sobrang mahal na mga restaurant na alam mo namang di mo na-afford, bumibili ng mga gamit na alam mo di mo naman na kailangan. So doon na pupunta. Yung alam mo ang luho, ibig sabihin kung basic din siya, okay, fine. Kailangan mo yan, okay? Pero pag mga sobra-sobra na, marami ka namang sapatos, marami ka namang damit, marami ka namang bags, pero bili ka pa rin ng bililuho na ang tawag dyan. So doon na pupunta. Hindi ko alam kung saan pa na pupunta. Mga iba, mga kagaya namin na nagsiserve sa community, of course, part ng salary namin, nagbibigay din kami through tithes. So, isa yung obligation as a Christian believer. So, ano pa ba? Saan pa napupunta ang sahod ng OFW? Tithes, oo, pwede yun. Pero karamihan, may naglalagay din sa banko and all others. Siguro, parang papasok pa niyan sa investment. Pero anyway, yung five major, number one, investment. Number two, bills. Number three, projects. Number four, luho. And number five, tithes. So, yun na. Ang malaking tanong ngayon is, actually, wala pa. Ang malaking tanong ngayon, so paano nga ba, anong pinakamagandang advice para naman may napupuntahang maganda yung pera natin? So ako, struggling pa rin ako sa finances, but I'm happy kasi hindi naman ako maluho. Most of my money napupunta talaga sa investment. Ang pangit lang is, kailangan talaga siya ng sakripisyo kasi kailangan mong tiisin na short ang pera mo lagi kasi nga may meron ka mga projects sa Pilipinas na kinocomplete, mga investment na kinocomplete. And alam ko, marami nakaka-relate dyan kasi wala naman tayong ibang ginusto kundi makauwi ng Pilipinas. That's why we work so hard para makabuild tayo ng passive income sa Pilipinas at makabuild tayo ng mga asset para anytime makauwi na tayo. So, yun. Ngayon, ang pinaka-main advice ko, I still have no authority. I'm not a millionaire. I'm not even that much rich. Also, hindi pa ako ganun. Nag-mess up pa rin ako sa mga finances ko. So, wala ako sa authority actually na mag-advise. But, I will share based sa perspective ng isang na-fail in terms of finances or financial management. So, ito na ang advice ko sa lahat ng OFW. Number one is this. Ang pinaka-first na gagawin mo para hindi kung saan-saan napupunta yung sahod mo is this. You should improve your knowledge. So, dapat magbasa ka ng mga or mag-aral ka ng financial management. Makinig ka sa mga expert talaga. Magbasa ka ng books about financial management. Kasi doon mo lang maiintindihan ang importance ng settling your debts, ng good debts, ng mga pag-invest sa stock market, retirement fund. Doon mo lang maiintindihan lahat yon. Difference between asset and liabilities, doon mo lang maiintindihan. So, kung gusto mong hindi ganun mess up lahat ng finances mo, you should improve your knowledge. Sabi ko nga kanina, walang course na nagturo sa atin na tinuruan lahat ng OFW na humawak ng pera. Kami mga nurses, magaling kayo mag-save ng buhay, magaling kayo mag-insert ng cannula, magaling kayo magbigay ng injection. Pero pag pera ng pinahawak mo sa amin, hindi na namin alam kung paano namin i-manage. So, sobrang mahirap talaga yung journey na yan. Pero pag once na improve mo, nagamay mo, then you can definitely succeed in your financial journey. So that's number one. Number two is this, you should build your asset first versus liability. So unahin mo muna yung asset. Ang asset, ibig sabihin, nag-release ka ng pera, naglabas ka ng pera pero bumabalik sa'yo. Example, bumili ka ng bahay, pinarent mo, o kaya nagpatayo ka ng bahay, pinarent mo, that's asset. Example, bumili ka ng mga tricycle, pinapasada mo, bumabalik sa'yo, that's asset. Example, bumili ka ng Shawmai King na franchise, may mga bumabalik sa'yo, that's asset. Yung liability naman, gumastos ka ng gumastos, like sasakyan lang, walang bumalik sa'yo. So, comfort lang yung nakuha mo, but I don't question those who invest in those things. Pero pag ako lang masusunod, mas gusto kong unahin ko muna lahat ng asset and then mula dun sa kita ng mga asset na yun, makapag-build ako ng liability. That's number two. And last but not the least, very important is this, you should pay yourself first.
That's why kailangan mo mag-invest ng retirement fund mo. Maraming umuwing OFW na broke, wala silang naiwan, wala silang na-save para sa mga retirement nila at kawawa sila, umaasa pa rin sila sa mga anak nila. Dapat pinaseparate kang retirement fund mo. Pay yourself first. Makikita mo yan sa book ni George Clason na The Richest Man in Babylon. Isa sa mga pinakamagandang principle na at least 10% or 20% ng salary mo dapat sinaseparate mo para sa future. Especially, nilalagay yan dapat sa stock market o kaya sa insurance. So, I'm still working on that. Inimprove ko pa rin yung sarili ko. Maraming OFW dito na masyadong nagpapakabayani. Ho, hindi mo yan ikinabayani ng gusto kung 100% sa lahat-lahat ng pera mo binibigay mo sa pamilya mo. Hindi yun ganun ka-healthy. Kasi you should pay yourself first and then mag-budget ka lang para sa sarili mo and then the rest isend mo dapat sa Pilipinas. So, yun lang po. Sana may natutunan kayo kung saan napunta ang sound ng isang OFW. I wanna pray for each and every one of you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Our dear and ever-loving God, we praise and glorify your name. Thank you, Lord God, for the blessings that you have given us, the financial miracles that you have given us. We just wanna lift to you, Lord, our knowledge, our skills in handling our finances. We know that you are the Lord of richness and you can manage whatever richness that we have in our lives right now. We just want to lift them up to you, Lord God. Teach our hearts, teach our minds to manage our money well. I'm lifting to you the lives of these people who are watching. Continue to bless them with prosperity and abundance. This prayer we ask through the mighty name of your Son, Jesus Christ. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Salamat po sa manonood. Thank you from the bottom of my heart. Don't forget to click the subscribe button below pag gusto pa ng mas marami pang usapang OFW. Lagi mong tatandaan, ang ibig sabihin ng OFW ay Overseas Filipino Winner. Bye-bye!